Magandang araw mga kabayan at kadepensa, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay pag-uusapan tayong tungkol sa ating depensa, bagong air defense system at eroplano ng Air Force papasok na sa serbisyo. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Formal na tatanggapin ng Philippine Air Force ang bagong ground-based air defense system at isang C-295 medium transport aircraft ngayong Martes, sa isang advisory nitong weekend. Sinabi ng Philippine Air Force na ang joint acceptance, turnover, and blessing ceremony ng mga bagong nakuhang asset na ito ay magaganap sa Basa Air Base, Florida Blanca, Pampanga, at sasaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang panauhing pandangal. Ang GBADS ay naglalayong pahusayin ang mga kakayahan ng air defense ng militar. Ang Notice of Award para sa proyekto sa pagkuha ng GBADS ay inilabas noong 2019. Ang GBADS ay binubuo ng Spider Air Defense Missile System na binuo ng Israeli Defense Technology Firm, Rafael Advanced Defense Systems, sa tulong ng Israel Aerospace Industries. Ang Spider ay maikli para sa Surface-to-Air Python at Derby Mobile Air Defense Missiles. Ang mga naunang ulat ay nagsabi na ang unang dalawang baterya ay ihahatid sa huling quarter ng 2022, na ang ikatlong baterya ay ihahatid sa unang quarter ng 2023. Ang baterya ay tumutukoy sa pagpapangkat ng mga missile launcher. Ang isang normal na baterya ay binubuo ng tatlo o higit pang missile launcher. Samantala, sinabi ni Philippine Air Force spokesperson Colonel Consuelo Castillo, na nasa ilalim ng Horizon 2 ng AFP Modernization Program, ay makadagdag sa Integrated Air Defense System ng Air Force, isa sa mga pangunahing sistema ng Philippine Air Force. Ang bagong nakuhang GBADS o partikular na tinatawag na Spider Air Defense System ay isang mobile air at missile defense system na idinisenyo upang protektahan ang mga critical na installation, land-based fixed assets, mobile platforms at friendly forces mula sa aerial threats gaya ng combat aircraft, attack helicopters, unmanned air vehicles, papasok na missiles, guided munition, at rockets. Sa ilang mga kaso, maaari rin itong gamitin upang i-neutralize ang mga banta sa pagbabantay, idinagdag niya. Sa isang maasahang GBADS, maaari nating matiyak na sa mga sitwasyon kung kailan ang mga aerial asset ng kaaway ay nakapasok sa pambansang teritoryo. Isang layer ng depensa ay magagamit pa rin upang direktang protektahan ang mga mahahalagang asset sa lupa para sa patuloy na mga operasyon sa pagtatanggol. Sabi ni Castillo, dumating ang mga baterya ng GBADS noong huling bahagi ng Setyembre ngayong taon, samantala ang C-295 aircraft na tatanggapin ng Philippine Air Force ay bahagi ng isa pang order ng tatlong aircraft mula sa Airbus Defense and Space. Dumating ang unang sasakyang panghimpapawid noong Marso at nakuha sa ilalim ng Medium Lift Aircraft Acquisition Project ng Philippine Air Force, sa ilalim ng Horizon 2 ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program, ang kontrata para sa tatlong sasakyang panghimpapawid, na nilagdaan noong 2019, ay nagkakahalaga ng 5.2 billion pesos. Ang mga eroplanong ito ay magpapalaki sa apat na C-295 na sasakyang panghimpapawid na dating nakuha ng Philippine Air Force noong 2015 at 2019. Sa susunod ko pang video, pag-uusapan pa natin ang iba pang tungkol sa ating depensa. Sa mga gusto naman magpa-shoutout, mag-comment lamang po, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Pwede ka ring manalo ng pera or load dito kapag ikaw ay naging top fan nito at napili. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.